Hi guys! So I think sikat na sikat itong sira ng mga cellphone lalo na dito sa Pilipinas. Yung umaangat yung screen sa mismong phone, marami ako nakikita mga Pinoy na ganyan ang cellphone at ako personally na-experience ko yung ganyan sa mga past na cellphone ko and hindi ko alam kung paano ang gagawin ko kasi ayaw ko talagang gumastos ng ganun para lang sa repair. Except na lang sa mga phone case. So yun na nga, tuturuan ko nga kayo kung paano nga ba i-repair yung mga ganyang phone. Especially sa Samsung. Pakiramdam ko talaga si Raya ng Samsung yung mabilis matanggal yung screen. Pero hindi naman yan yung end of life. So first things first, kailangan nyo munang i-power off yung cellphone. Ito, ang gagawin nyo, kailangan nyo lang i-sanction cap. Yan kasing ano na yan, cellphone na yan, hindi yan sa akin. Pero nakadikit na lang kasi na part is yung bandang baba. Yung taas niya is wala na talaga, wala nang adhesive yun, hindi wala nang kumakapit. So anytime, pwede na siya mahulog. Alam nyo ba, na kapag pala umangat ang screen ng Samsung, lalabas na yung iba't ibang mga defect. Tulad ng mahirap mag-charge, yung kapag may tumatawag, hindi na gumagana yung mga sensors, malabong camera. Tapos yung charging gap na tinatawag, halimbawa mag-i-stop na siya sa 80%, sa 60%, screen lang pala yon. And take note, hindi nyo kailangan bumili ng panibagong screen para lang magawa yung sira na yon. Hindi nyo kailangan gumastos ng panibago. Ang kailangan nyo lang, hindi ito sponsor, pero ang ginagamit kong glue sa lahat ng mga cellphone is E8000 glue. Ayun, 50 pesos ko lang siya nabili sa Shopee. Nandun yan sa, ano, sa Tech Hall. Yun, E8000. Na-experience ko rin gumamit ng B7000 glue and super strong din siya. Mahirap tanggalin kapag nailagay na. Pero mas, sa opinion ko lang ha, mas madikit ang E8000 glue. Kasi na, binasa ko yung specs ng E8000 glue. Kayang-kaya na din daw niya magdikit ng mga stone sa jewelry, which is really cool. Kasi nga, yun, medyo matagal. So anyways, medyo matagal ko pala talaga na inaangat yan, yung baba, kasi yung bandang baba niyan is sobrang dikit pa ng adhesive and hindi pa siya masyadong natatanggal. Kailangan yung, syempre, unang-una maging maingat sa pag-angat, kasi nga, especially ito palang cellphone na ito, yung Samsung Galaxy Note 4 Gold. So kapag nabasag natin yan, nasa 2,000 plus, 3,000 plus ang LCD, kahit Galaxy Note 4 na lang siya. Ganon kamahal ang Note, ganon din ka-exclusive ang Samsung Galaxy Note. Ako personally, meron akong Samsung Galaxy Note 4, color black yun, AT&T version. Ano siya? So far, so good, hindi naman umangat na ganyan yung screen. Kasi dati yan, sa previous owner niyan, ano kasi, lumulobo na yung battery, hindi pa napapalitan. Tapos, grabe din mag-init, hindi pa rin pinagpapahinga. Kaya na ganyan. So, hindi naman yan yung end of life. Pwede natin siyang idikit. Ako, advice ko lang, kapag halimbawa meron kayong mga ginagawang cellphone na ganyan, especially pag lifting up lang, hindi naman siya LCD replacement, gamitin yung glue, yung mga liquid, like yung B7000 glue and or A8000 glue. Ako na-experience ko yung E8000 glue, wala naman ako masyadong ma-comment, wala din namang bad comments. Pero sana nga tuloy-tuloy and wala naman ako masabi na ano na against. Tapos naman, sa B7000 glue naman, is wala din naman ako masyadong masabi na bad comments sa ganun. Yung B7000 glue, madikit na eh. Nasubukan ko na siya sa smartwatch noon. Eh, ang E8000 naman, sana talaga wala. Kasi kahapon ko lang yan ginawa. And hindi ko alam kung gaano katagal yung adhesive. So far, so good. Wala namang umaangat sa mga ginagawa ko. Sana tuloy-tuloy. Ay, wala namang umaangat sa mga nagawa ko. Like yung iPad and yan. Hindi naman siya umaangat yan pagkatapos ko yung dikit ng E8000 glue. So, sana tuloy-tuloy yung adhesive niya and hindi na siya matanggal ulit. Lalo na kasi yan ang ginamit ko sa iPad ko. And medyo malaki yung screen. Sana talaga wag umangat. So, magbibigay siguro ako ng update after 2 months ganyan kung natanggal ba yung adhesive o hindi. So, kapag hindi natanggal, alam nyo na, yan na lagi yung gagamitin kong glue sa lahat ng cellphone na gagawin ko. Yung B7000 glue, last ko kasi ako na nakabili nun, ano lang naman siya, 15ml lang siya, sobrang liit lang, pero hindi masyadong madikit. Alam nyo yung konting heat gun lang natatanggal agad. So, parang, paano pala kapag nag-overheat yung phone, diba, hindi matatanggal agad yung screen. So yun, kaya medyo nawalan ako ng gana sa B7000 glue. And nagtingin ako, medyo mura nga yung E8000 glue. Tapos nakita ko naman sa ratings na 5 star lahat. So yun, sinubukan ko, what if E8000 glue ang gagawin in order ko. Dumating nga kahapon, yung una kong kapasa mismong ano niya, battle, mismong lalagyan, medyo malambot. Sabi ko, hala, baka hindi ito madikit. Pero habang dinidikit ko yung Samsung Galaxy Note 4 na yan, di ba kakalagay ko pa lang siya, sandali pa lang.
kakalapag ko pa lang yung mismo cellphone, dumikit na agad yung LCD. Sabi ko, hala, baka may mali akong nagawa, hindi ko na maangat. So far, so good, wala namang mali sa nagawa ko. So, ayun na nga, sobrang dikit ng E8000 Blue. Sana tuloy-tuloy talaga, knock on wood, sana talaga tuloy-tuloy. Yan, sana talaga tuloy-tuloy. So, yan, kung makikita nyo, hindi pa rin po ako natatapos sa pag-aangat yan. Nag-enjoy ba kayo sa story ko? Ayun. Hindi pa rin ako natatapos sa pag-aangat kasi nga, baka kasi ma-damage natin yung cable ng home button sensor at yung haptic keys, haptic feedback keys. Na kapag na-damage natin, dagdag gastos na naman yun. Hindi pa nga ako nakaka-recover sa na-scam sa ating previous vlog. Pinakita ko naman doon, na-scam talaga ako eh. So, yun. Yan, kung makita nyo, na-lift up na natin siya. So, next na gagawin nyo is, itatry nyo nang i-power on kung na-damage yung ba ang display. Kasi kung na-damage yung display, umiyak na lang kayo kasi ang mahal ng Samsung display talaga. Mas mahal siya kaysa sa iPhone. Ako naman, kung itatanong ako kung iPhone o Samsung, mas pipiliin ko ang Samsung kasi nga, kanya-kanyang opinion, mas gusto ko lang. Lalo yung pinakabago ngayon, yung S22 Ultra, di ba? Ang ganda nun. So, ayun na nga. Pagkatapos kung ano kasi yan, meron na rin siyang feed, kung makikita yan, nag-on naman ng maayos. Meron na rin problema yan sa S Pen. Akala namin talaga S Pen na yung pinakasira. Pero ang ginawa ko, yan nga, dinikit ko yan. After ko siyang idikit na wala yung ano, yung feedback ng S Pen na nade-detach, gumana ulit, gumana lahat, perfect, good as new siya. Talagang wala nang sira after kong dinikit. So kapag sa inyo guys, at meron halimbawa yung cellphone na naglolo ko, halimbawa meron hindi nag-charge, tapos medyo malabo ang camera, sira ang sensor, tapos medyo malabo ang screen, hindi na pinapaulit-ulit. Tignan nyo mabuti, baka merong gap ang screen nyo and gawin nyo na yung ginagawa ko. Sobrang dali lang yan, kailangan nyo lang maging maingat ng sobra-sobra. Kasi nga talaga, sobrang mahal ang screen, lalo na kapag Samsung, pero worth it naman siyang ipagawa kung ako ang tatanungin. So, ayan na nga, didikit na natin siya ng glue. Ang ginawa ko, dinikit ko na rin yung gitna ng glue. Yan, ipapakita ko dyan. Tinan nyo. Idinikit ko na rin yung gitna ng glue. Para medyo secured. Pero iwas-iwas din guys sa mga ano ha, sa mga home button, sa mga lock button, sa mga volume keys. Baka kasi may dikit nyo yun and hindi nyo na siya mapindot talaga kahit kailan. Syempre ayaw nyo namang makakita ng cellphone na ang tigas-tigas ng home button, di ba? So yun, ididikit nyo lang siya ng maayos. Tulad nyan. Didikit nyo yung gitna, tapos dahan-dahan lang kasi nga, basta alam nyo na mag-ingat. So, iwas din pala, baka malagyan nyo ng glue yung mismong sensor niya and baka masira yung mismong phone. Tapos, sa taas naman, iwasan nyo malagyan ng front camera kasi pag nalagyan ng glue yung front camera, lalabo talaga siya ng sobra na hindi na nakakatuwa yun. So, kung makikita, dahan-dahan lang siya. And pagkatapos yung ilagay, agad-agad nyo po siyang ibaba yung screen, ililift. Then, yung pinakalasi po na gagawin, lalagyan nyo siya ng rubber band or kung meron kayong mga gamit na clip na nabibili sa Shopee, Lazada, nasa 100 plus yun. 200, ganyan. Bumili na kayo kung talagang balak yung mag-technician. Pero ako naman, gusto ko na rin yung rubber band kasi pwede ko namang i-reuse more on after kung gawin yan. Ang ano pala yan, yung glue para dumikit ng, at maging matibay, gawin nyo siya ng overnight. Overnight siya naka-rubber band, kinabukasan din nyo siya gawin. So yun na nga guys. So thank you so much for watching this video. So for more videos like this, just subscribe on this channel and follow nyo ako sa Instagram @_D_J @DJ. So thank you so much guys for watching this video. So sana panoorin nyo to na maayos. Anyways, webcam yung gamit ko dyan. Maganda naman ang quality. So bye guys. Thanks for watching.